done eating at wala. Babiyahin ka ulit. Fairness, masarap yung burger steak. Hindi siya lasang Jollibee. Ano siya? Lasang niluto talaga siya sa ihaw. Gan. Saka may laman-laman pa yung beef. Hindi katulad ng ulam burger. Tawang-tawang sinasabi ko. Channel. So for today's video, this is a very exciting vlog dahil finally, after a week, exactly 1 week, ay matutour ko na kayo sa bago kong dorm. So first things first, saan ba tong dorm na to? So tong dorm na to is walking distance lang din sa school. Tinry kong a stopwatch yung lakad ko. Inabot ako ng 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes walk, ganun. Pero, medyo nakakapagod, pero sakto lang. Itong dorm na to is, malapit lang siya sa dati kong dorm. As in, same street. Lakad lang na konti, nandito ka na sa bago kong dorm. So, bakit ako lumipat? Lumipat ako dahil, di ba, first time ko lang dito sa Manila. I wanted to explore. Gusto kong itry yung ibang dorm or kung may mas maganda pa ba sa dati kong dorm. And, kasi medyo, hindi mo sa pag-ano, pero medyo nasisikapan ako doon sa dati naming doon. Kasi, apat kami doon, tapos ang sikit lang nung space. Wala kaming sariling table, walang study area. Pag kumakain kami minsan, sa sahig, ganun. So, ayun. I find it a bit inconvenient. Pero, okay lang naman. Swak lang naman para sa mga student na kagaya ko. Sige na nga, mag-tour na nga tayo, tama na nga dakdak. So, ayan nga yung pintuan natin, ano, secret na lang po kung anong room number namin. Pagpasok mo ng pinto is may kita mo agad tong gilid. And nandito yung toilet and bath. Actually, I believe na bright idea na pinaghiwala yung toilet and bath. Dahil halimbawa naiihi ako tapos naliligo pa yung kasama ko. So, pwedeng-pwede akong jumebak. So, ganito yung itsura niya sa loob. Ano lang talaga siya? Toilet. And dito naman sa kabila is yung shower. At paglabas mo sa parehang pintuan, may salamin dito sa harap. And ang ganda dahil kahit hindi siya full body, carry lang. At nandito nga rin pala yung aming pinakalababo. Diyan na kami naghuhugas ang plato, diyan kami naghuhugas ang kamay pagkatapos mag-CR, ganun. And dito sa gilid, may nakalagay na patuyuan ng mga hinugasan. At konting lingon lang ay nandito ka na sa mini kitchen area. Tada! Dito sa taas, merong wall cabinet na tinatawag, ganyan lang. At nandito yung supply namin ng pagkain. Tapos nandito naman yung mga essential na condiments like toyo, suka, paminta. Meron din tayo ditong electric heater. Merong rice cooker. Tapos dito, patuyuan na ulit kasi minsan hindi kasya dito. May tubig at itong basong tola, akin. Ito yung madalas kong gamitin, nilalagay ko lang siya dyan sa gilid dahil may at maya din ako umiinom ng tubig. At meron tayong infrared cooker. Tanggalin lang natin saglit yung bahaw. Ayan. Actually, first time ko lang gumamit nito. Buti na lang naturoan ako nila ate kung paano. Na lang, on off kapag kamag. At paglingon mo naman sa baba ay meron pa din imang cabinet. Diyan ko, diyan nilalagay yung ibang
gamit dito, like basahan, tas ito yung basin ko, mga extra plastic. Tapos pagbukas dito ay yung lalagyan ng mga plato, kutsara, tinidor na natuyo na. And meron ditong ref. Itong ref na to is hindi siya kasama dito sa dorm. Binili daw to ng mga dormmates ko and naghati-hati sila sa pambili. Sa pagtayo, basurahan lang. At this is the view from the pintuan. At pagpasensyahan nyo na po yung ibang kalat dahil natural lang yan. Ito yung cabinet namin. Akala ko maliit lang yung cabinet dito sa dorm nung nakita ko sa picture, pero ano siya tawag dito? Yung ano bang tawag sa material na to? Hindi siya kahoy eh. Anong tawag dito? Bakal ba to? So ayan, medyo maingay siya pag binubuksan. Wait lang, ang tigas. Ayan ang cabinet ko. I-blur ko na lang yung laman. Yan, maingay siya talaga. And paglingon, makikita natin yung study area. Ay naku, nakalimutan ko. Ibalik yung isa kong upuan. Study area naming apat. I believe, ito yung favorite part ko sa dorm na to. Ito yung parang comfort area ko, ganun. Wala lang. Kasi ito talaga yung gusto ko sa ano eh, sa mga dorm, yung may sarili kaming study area. Para hindi na kami lalabas ganun, hindi na kami akit sa rooftop para mag-study and such. Ayan, very spacious. Madami ka nang pwedeng ilagay. Kada isang tao, may tatlo kang shelf dyan. Pwede mo lagyan ng kung ano-ano. At sila ate, ang dami nilang libro. Tas ako ang mga nakalagay ganito. Hindi, wala pa kasi kaming mga libro, kaya ganun. Ayan po yung space ko. Ako yung nandito sa dulo. At thankful na din ako dahil katabi ko yung bintana. So minsan kapag ka nag-aaral ako dyan or nanonood ng movie, ay binubuksan ko yan para mahangin-hangin, ganun. May natural light na pumapasok sa soul ko. Sa soul! At pag-atras natin, makita natin yung dalawang double deck na bed. Ayan! Ayan o. Oh. Another cabinet para sa dalawa. At yung kama ko dyan ay itong nasa taas. Familiar ba yung bedding? Kasi yan din yung bedding ko dun sa dati kong dorm tour, kung napapansin nyo. So, panoorin nyo na rin para if ever naghahanap kayo ng dorm, may choice kayo sa dalawa kung anong mas prefer nyo. This is near UBELT. At as a matter of fact, meron din po tayo itong aircon sa masuming tatak niya. At ang maganda ay hindi to cortina, as in blind ba yung tawag dito? Isang ganyan ko lang kita ko na yung labas. Oh. Tada! Ayan po yung view namin sa labas. Pwedeng buksan yung bintana dito pag trip nyo. Pero kasi hindi ko trip masyado, kasi naiingayan ako minsan sa labas dahil may nagko-construction dyan minsan. Ay, open. Ay, sorry. Yan, ibabaan ulit natin dahil masyadong maliwanag. So, i-mention ko na rin, ano, dito nga pala sa aming study area, yung wall namin is whiteboard. As in, pwede mo siyang sulatan. Huwag lang ng permanent markers. If ever may gusto akong reminders, maalala, lalagay ko na dito. Edit vlog. Tada! Simple as that.
pag-usapan naman natin yung other details. So, dito sa dorm na to, apat kami. Ay, yung dormmates ko, tatlo sila. Magkakaibigan sila, magkakalala sila. So, ako lang yung salta dito na stranger. Pero, I'm so happy dahil very welcoming nila ate. Lahat sila mas matanda sa akin. Third year college na sila, tapos ako first year. At, ayun. Masaya ako dahil akala ko kasi ano kami dito, walang pakialaman sa buhay, ganun. Pero, super welcoming nga nila ate. And, di nila ko tinuring na super duper stranger. As in, sabay-sabay kami kumakain dito sa lamesa, nagsasaing ang isa, tapos lahat kami kakain doon. Minsan, kapag bibili sila ng ulam, tinatanong nila kung may magpapabili din ba ako, ganun. Dito nga pala, kapag alimbawa, magbibigay ng reminders yung management dito sa dorm, ay nagbibigay sila ng mga gantong letter para informed lahat ng tenant. So, nakalagay dito, circular memo na yung rental and utilities daw na bayad is every first of the month. Itong dorm na to is, I believe, 5-story siya. Hindi ko sure, 4. Feel ko 5. Tapos yung 5th floor is yung rooftop. Kasi nakita ko yung mga room number hanggang 400. 40123 per pag ganon. And pagdating sa 5th floor is rooftop na nga. Doon sa rooftop is pwede kang magsampay ng mga nilabhan mo. So, kapag ka, alibawa, may kailangan ka na gamitin bukas, tapos ang konti pa lang ipapaluan din mo, pwede ka maglaba, lalo na ng mga underwear, undergarments mo, at pwede mo doon isang pipe, kasi maganda yung tama ng araw doon. Pero syempre, pag umuulan, takbuhin mo, tanggalin mo na lang doon, diba? At ang magandang factor din sa dorm na to is, may security guard sa labas, at may malaking gate, hindi siya open, ganun. Well, sa'yo lang naman sa dati kong dorm, may security guard, yun naman ang feeling ko. Top priority kong pinipili yung may security guard yung area. Tapos, sa first floor lobby, pwede naman ang visitors, pero hanggang lobby lang. Tapos, kukunin ng guard yung ID. Tapos, yung laundry. May laundry dito sa baba, sa loob ng gate. Hindi katulad dati na lumalabas pa ako ng dorm, ng building ng dorm, para makapagpa-laundry. Ayun, bababa lang ako. Nandun na yung laundry, at saglit lang talaga yung laundry, as in 3 to 4 hours lang ba makukuha mo na yung laundry mo. At syempre, depende rin sa dami ng mga nagpapalaundry. At doon sa first floor ng building na to is may commercial area ba ang tawag doon? Merong salon, merong dental clinic, at yung isa is empty pa. Nag-try ako actually doon magpa-pedicure dahil yung kuko ko ay para ng kuko ng agila. So, ayun, nag-try akong, gusto ko lang i-try yung salon doon. Okay lang naman, kahit medyo masakit siya mag-pusher minsan, carry lang. Doon sa renta, is, hindi ko sure, kasi nung nag-inquire ako, medyo nag-iiba-iba yung prices niya, so hindi ako makapagbigay ng definite price. Pero kapag ka-visit nyo naman yung kanilang Facebook page, and yung kanilang website, is may kita nyo naman yung rates. Meron ditong pangdalawahan, may pang-apatan, at iba-iba syempre yung bayad doon. At ito nga pala, nakalimutan kong banggitin na ito nga pala ay all genders dorm, pero magkahiwalay yung girls and boys. Doon sa kabilang side, parang may north wing and south wing ang dating dito eh. Doon sa kabilang side, yung mga kulay blue yung pader, doon yung boys. Tapos dito sa kabila, dito naman yung girls, yung all pink, ganun. At ito nga pala, fun fact lang dito sa dorm is, meron, diba? Ito yung mga quart. Hirap naman i-explain. Diba? Ito yung mga quart namin. May triangle. Pa-triangle siya. Triangle. Kasi dito yung mga kwarto na may pinto. Tapos dito sa gitna, may space na puro bato, may mga pebbles. Tapos pag tumingin ka sa taas, walang bubo. Yung kapag paglalabas mo, parang may touch. Parang one with nature kami. One with nature! Kasi nakita ko one time nung umaambon dito. Ang ganda. Ang ganda nung nakita ko yung pagpatak ng ulan doon. Pero, yun, ang ganda niya. Pero hindi makalat tignan. Alam niyo, ang ganda, ang fresh. So, parang sa loob ng dorm na to is my breath of fresh air. And we're one with nature. May ganun ang dating. Ayun, pinapasok yung sasakyan. Tapos, merong tagabuhat ng gamit. Tapos, pinag-input ako sa iMac. Taray, nagulat ako. Yung computer nila sa labas, iMac, best iMac. So, bago ako makapag-type, nasano muna ako. Kasi ang social, ay ma'am. Tapos ayun, nag-input nga na information, nag-type ko rin gano'n, tapos nagbayad para sa duplicate na susi.
At ayun nga pala, nakalimutan kong banggitin, di ba? Na bawat isa na tenant ay may duplicate na susi. Hindi katulad doon sa dati kong dorm, may isa lang yung susi. Pag aalis ka, iwanan mo yung susi. Di ba? So, kumbaga, halimbawa, pag natutulog ako dito sa loob, pwede silang pumasok. Hindi na ako gigising para may kumakatok ganun-ganun, di ba? Hindi siya istorbo sa bawat isa sa amin. So, ayun nga, nung nag-move in ako, may tagabuhat ng gamit, may nag-input, may nagbayad, resibo, tapos may ID. May ID silang binigay na nakalaminate, pinapirmahan sa akin ng guard. Ayun. So far, so good naman ako dito. Alam mo yung nung first night ko, syempre umiyak ako, konti lang naman. Hindi katulad nung first time ko talagang mag-move in sa Manila. As in, best. One year? 1 week akong umiiyak. Natidinig na ako ng dormmate ko. Iyak ako ng iyak. Tinatry niya akong i-cheer up. Kasi nga, nahuhomesick ako masyado. Ngayon, nakatagal naman ako ng 1 week. Kasi last time, kada week umuwi ako. And ang balak ko, next week pa umuwi pagkatapos ng midterms namin. So, ayun. So far, gusto ko dito sa dorm na to. If nakarating ka sa dulong part ng video na to, pagpasensyahan na ang sobrang kadaldalan ko. Kasi yung kadaldalan ko is full of details naman about sa dorm na to. So, yung link po ng dorm and website ay inilink ko na lang down below. Just click it down there. And, ayun. Wish me luck in living this Manila life. Manila life. So, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Bye!